Ayan, hello guys, good morning. So, welcome back sa video card repair. So, may repair tayo dito guys. So, ito siya, may repair history to. So, bali na tanggal na nung ating this nag-exist symbol. So, problem nito ay may display daw pero low wattage. So, based sa checking namin nung nakaraang linggo, kasi Lunes ngayon, nung Sabado, so may issue siya sa, bali may repair history daw ito sa kabi ng may-ari. Ayan, so mapapansin nyo, may repair history na nga siya. Ayan, tapos may sunog siya dito sa bahaging ito. Ito, bali yung pagkakapalit daw ng technician. Yan, repair daw ng technician. Pero sabi may display. Pero yung alignment guys, hindi siya maganda. Ayan, so hindi maayos yung pagkakalagay ng mga pyesa. So maraming na damage. Ayan. So pansin nyo. So ayan siya. Nakaangkat pa. So yan yung problem ng repair history. Tapos yung pinalit na parts ay mali din. So 6. Model nito ay SIC. SIC. Ano to? SIC. 632 yata. Yan, 632. So, medyo mali yung pinalit. Dapat siya ay BK. U. Oh. So, yan dapat yung parts. So, possible baka dalawa yung na-damage. Yan. Pero, amazing parts siya. May missing parts. So, identify natin ang model. So, ibar, tinanggal na yung ano. So, gaming to. Gaming OC 10GB. Subukan natin yung kanyang ano, board view. Gigabyte. Hanapin ko lang. Tanggal na yung model. Gaming OC. 1080. Ah, 3080. So, mayroon dito 3080 Aorus, 30 Aorus, 3080 Aorus, 3080, 3090 na. Parang wala, 3080 Aorus. So, hanap muna. So, kuha muna tayo ng board view. So, 3080. Wala pa. 38. Ay, ito meron pala. GB. Yeah, wait lang guys. I-extract natin. 3080AC. Gaming. So, show natin screen. GB. 3080. Okay.
Ayan, so may missing dito. Kunutin natin. Dito ay may missing. So, pangatlo mula sa taas. 1, 2, 3. So, dito ay missing. Check natin. So, check lang dito guys. So, dito may nawawala. Ang nandito nakalagay ay capacitor. Bali sa form nito, ganito dalawa. So, capacitor yung nawawala. Ayan, so missing parts. Dito, capacitor. So, may missing tayo dito, capacitor, tapos dito, resistor. Pero may ano eh, ito lang, capacitor na kaganto. Naka-alignment na ganito. Ayan. Pag ganun lang align tayo, siya na to. Itong yellow. So, missing tayo dyan. So, may pamalit naman tayo. Kaya lang ang problema, sabi may power daw. So, i-check natin kung may power. O, tester muna, baka shorted. Okay. So, kailangan ay walang shorted. So, okay, good. Good siya. Ito, ano to? So, VRAM. Ito, VRAM. I think, tama, correct? So, dalawa yung VRAM eh. Yeah, VRAM dalawa. Ito pa yata. Ay, dalawa lang talaga. So, yung ating 1 volt. 1.8, I think. So, good. 5 volts. So, good. Ang sabi, may display. So, i-boot natin siya kung may display nga. Yung totoo. Then, i-ayos natin yung sira. Okay. Let's try. So, sabi magbo-boot daw. Kaya lang may sunog. So, malalaman natin kung masusunog pa siya o hindi. Kasi kailangan natin siyang i-boot. Tingnan natin kung uusok. So, ayan ang ating screen sa maliit. Hindi ko alam kung may display o wala. So, try natin. Power on. Kasi sabi may display. Uminit siya. Napansin nyo. So, wala pa rin. So, sabi may display. Pero wala. Wala guys display. Power up. So, wala tayo nakikitang display. Pero ang sabi, meron. Plug naman. So, ayusin natin. Ang sabi ni customer, may display. Mainit naman siya. So, try again. Power on. Wala. Wala siya. Ayun, meron. Okay, power up. So, ang problem, ang sabi dito, ay low wattage. So, 150 lang daw yung kinakain. So, isang possible yun ang sira. Bali, may repair history. Ayan, with repair history. So, re-replace natin yung parts. Ayan, yung sunog. So, ayusin natin.
Susunog din yung kanyang ano. Oops, nawala. Susunog siya eh. Yan, baka dalawa yung sira sa ito. So, I don't know. Mukha namang goods. Pero meron something ano eh. Hindi ko alam kung shorted. Pero wala siyang short eh. Ito. Pero meron siya dito ano eh. Siguro spark lang. May mga bulls. Pero hindi naman siya sunog. Okay, good to me, ready. Ah, shorted. Hindi naman. Ah, so tanggalin natin to. PKU. Bray, eh, ano mga? Diyan sa taas. Ano ba? Hindi, painitin mo. Ah, okay. Bench. So, dito ang repairing nito eh. So, kailangan ng dito. Okay. Ipat natin. Ipat muna natin dito. Para makita. Okay. Painitin. Lagyan natin ang protection. For safety. Tapos dun sa kabila, lagyan din natin. Ito nga lang. Yan. So, matagal pa. BKU. BK. So, may IC ba tayo nun? Yun ang tanong. BKU. Nakawala. Alam ko marami ako ng IC. BKU na to. Tayo dito sa BKU. Ay, wala na to. Yun lang. Alam ko lang, BK yun na IC.
Mikio. Wala. So, walang IC. Oh, no. Tayo tayo dyan. So, wala. Hanap pa ako IC. Wala pa, guys. Okay. BQ. B. Meron na tayo. Tera. Okay. Ay. Ah, sira pala to. So, sira ang PCB line. Susunog na siya. So, anong solusyon? Dahil sila halit na yung line. Tingnan natin. Nasunog na. So, ito no choice. Tatanggalin na natin. Kasi ito ay hindi na pwede. Kaangat siya. Wala na pag-asa to ah. Didrill na lang natin. Yung pang drill, Bray.
So, kailan nga i-drill. So, placement na. So, ayan. Placement na lang ng IC. Tapos magre-rewire na lang. Gawa ng ano to eh. Hindi maayos yung ano, PCB. So damage na yung PCB guys. Pero tatry na lang natin. Sana magawa na madali pa rin. So medyo mahirap-hirap. Pero kailangan ng BKU. Tapos magre-rewire na lang ako dun sa ano, sa pin. Kasi mahirap. Hirap siyang ganyan. Okay. Na-try na lang natin. Sana madali. Swediin natin siya. Okay. Think okay na. Sorry, touch. Touch. Retouch. My touch. Okay. So, lipat na. Okay. Place na ba siya? So, naka-place na siya. So, magre-rewire na lang.
Medyo mahirap ito na repairing. Kasi yung PCB line side damage. Ah, basta may mga missing parts pa siya. So, dalawa. Okay. So, magre-rewire. Mahirap magre-rewire. Medyo hindi kita yung ano pa mag-rewire. So, kukunin natin yung ano eh. So 1, 2, 3, 4, 5. So yung 5. So 1, 2, 3, 4, 5 connected siya. Para tapos ang 6 missing sa 5%. So ang 5% kasi ang ano 1, 2, 3, 4 tapos 5 connected pala siya dun, yung 5 connected tapos yung 6 sa missing. Abali yung 6 nito wala to guys connection, so okay lang no connection kailangan it, kaya lang itong 7, so kailangan ay nakakonect gawa ng nakakonect dun sa kabila. Yan. Nakakonect dun sa isang capacitor. Sana kaya. So, paano natin ito anahin? Paano natin siya i-operate? So, lipat tayo sa microscope. So, operate natin ang pag-anon. Hindi ko alam kung kaya. Kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 missing. And 7. So, itong 7 na to. Okay. Seven. Okay, itong 7 na to.
Yung may kukonek dito. Sa isa na to. Yan, so hihinang. So medyo mahirap. Pero subukan. Sana gawa-gawa tayo ng ano, paraan. Tapos wire. So, hindi abot. Palit tayo ng ano. So, ng ating mga kilo. Pakilo, ito. Lang. So, gamit tayo ng ano. Bagong soldering iron. Hello. So ito ay connect natin ay yung 1. Ano pala kay? Yun. Dali. Na. Ah, dali na guys. So, kulang na lang dito ay I think. So, dalawa, dalawa. So, may missing dito. So, missing dito ng dalawang kapasitor. Kuha tayo sa pinakamataas dito. Ano ang kapasitor? So, this is dalawang big kapasitor. Ayan, ito siya. Alis ito pa rin siyang design. Ayan. Kunin natin ito. Hindi ko alam kung pares yung ano. So, check ko lang guys yung ano. Yung unang video. Para sa, ano, inspection. Wait lang guys. So, meron nga. So, wait lang. So, may capacitor doon. May capacitor. So, nawala ang capacitor. So, ito ang kukunin. Tapos ito. Tapos ito. Okay. Okay. Palit ulit tayo ng ano.
Okay. Need to get that. Okay, okay na to. This is it. Dito may missing dito. Sa gitna. Capacitor, capacitor, capacitor. Saan naman? Saan naman ang Tupperware? Anuin mo na naman? Ha? Okay. It's done. Okay na. So, testingin muna natin yan kung masisira. Bago ultrasonic cleaning. Kailangan kasi may display. Kasi kung hindi talaga gagana, wala nang chance. So, napitid ko na lahat eh. Okay. So, cleaning. Linisin ka muna.
dyan muna. Before testing. Para iwas sunog. Oops. So, haba ng video natin. Kaya nang mahirap. Mahirap yung operation. Hindi ganun kagandahan, pero pwede na. So, nakikonek ko naman na siya. Yung dapat i-connect. Sculpted. Power up. Okay. Sana. Sana ay gumana. Pag gumana, so, ready na yan for stress testing. Okay, lagyan natin ng counting cooldown. So, lagyan natin ng display. Of course, ayan, kita naman sa next display. Ayan, so kita. Okay, so lagyan natin ng alcohol para makita natin kung magbo-burn siya. Ayan. Tapos, mabilisan lang. So, display. Okay, power on. Ay, di ba pala naka-on? Power on. Oops. Nako, yari. So, hindi pwede. So, problemado guys, problemado. So, possible. Ito yung masakit na ito guys. May display kasi ito. Ah, sunog ulit. So, pagka ganito. Nag-burn ulit siya. So, miss yung mahirap. Hirap guys. Mahirap. So, mahirap guys itong repair natin. Sobra. Kasi kung damage na yung PCB line, so wala na pag-asa. So, mare-restore na lang natin siya dati. Nasunugan kasi siya eh. Hindi ko kasi alam kung anong ginawa nung nag-repair. Nasunog siya guys yung PCB. So, mahirap. Okay. So, tingnan muna natin. Tatanong ko rin sa customer. Ayan. So, good morning. So, ngayon ay next day. June 4. So, ito. Continuation ng ating nare-repair kahapon. Ito siya guys. So, natapos ko na siya. Ayan. So, ito guys yung ano. Pakita natin. So, ito yung problem na ito. Yung nasunog. Nung unang repair technician. So, ayan. As you can see. So, ayan yung problem niya. Ayan. Tapos, dinaril natin. Then, after nun guys, tinesting natin siya. So, meron siyang problem. Then, ang ginawa ko guys, nilinis ko hanggang ilalim. Kasi talagang hanggang ilalim may tama siya, mapapansin mo. So, nilinis ko yun guys. Ito, itong palibot na yan. Yung, kita nyo yung hole. So, nilinis ko pa yan. Yung black-black na yan, tinanggal ko talaga yan. Tapos, inayos ko. Ano natin. Dinaril ko. Kasi nagkakaroon siya ng short circuit kapag happy na power on. So, ngayon, nilinis ko na siya. Tapos, nilagyan na ulit natin ng pyesa. Ayan, so, nakadalawang pyesa tayo. Ayan, as you can see, pakita natin by microscope. Ayan, nakabit ko na siya, guys. Ayan na siya. So, bago na yan. Tapos, nilagyan natin ng linya. Ayan, para pitit na siya. Tapos, titesting na natin ngayon.
para sa final event. Okay, so bagay natin siya. Lagyan ng thermal pad, tapos pa-approve sa customer. Okay? Tingnan natin kung magbaburn pa rin siya kasi linis na yan, guys. Malinis, malinis na ang ilalim. Tapos lagyan natin ng mask. Kailangan mag-display na siya. Of course, lagyan natin na ito. Sana gumana ng maayos. So, let's turn on. Okay. Check natin mabuti kung uusok pa rin o hindi. Tapos yung ating screen. So, makikita nyo naman kung magbaburn pa rin siya. So, i-check dito kung magbaburn. So, turn on natin. Let's power on. So, kaya na natin kung mag-display. Power on. Oops. So, as you can see, okay. So, wala. Hindi mainit. Ayan. So, may display siya, guys. As you can see. Ayan. So, okay na. May display na. So, success, guys. So, success yung fitted natin ng, ano, ng MOSFET. Patay na natin. Turn up. So, okay na. Place na natin yung MOSFET. So, approval na lang ng may-ari sa thermal pad. Kasi yung mga thermal pad nito ay luma na. So, ang sabi ng may-ari kasi dito is naglo-low yung ano? Naglo-low yung ano, yung kanyang wattage. 150 watts lang daw yung nare-release nito. So, madumi kasi ito, guys. Kaya siguro asira. Dun sa una, ni-repair kasi nung unang technician, tapos nilagyan ng ibang MOSFET. Tapos ayan, napakarumi ng thermal pad niya. Ayan. Jericho, tapos ka na. Ito ang ano. Kaya simbolin mo yan. So, yung thermal pad niya. So, madumi rin siya. Hindi pinalitan nung nag-repair. Simbolin mo lang siya. Yan, yan, yung nasa dulo. Wag yan. Yung isa, yan. Yan. Diyan yung tornilyo. Yan, yan. Ah. Hindi lang yung nakalagay. Lagay mo yun. Ayan. So, madumi ito. Madumi kasi siya. Hindi pinalitan ng unang nag-repair na technician. Kaya so, possible kaya siya nag-blow. Ayan. So, kahit pa paano, solusyonan pa rin natin ng ganong paraan. Ayan. Pinaprobang ko sa may-ari eh. Kaya natin pinost yung video. So, pinaprobang ko sa may-ari yung sa ano, MOSFET. Kasi possible nga, masira siya, matuluyan. Sabi ko, sir, ano to sir? Ito, continue natin. Ate, isa. So, continue natin ang repair. Tapos, kaya lang baka ito eh, matuluyan, mawala ng display. So, ayan. So, nag-approve naman yung may-ari. Sige sir, go lang. Wala tayong magagawa. Sinend ko sa kanya yung mga picture nito before sa video natin. Ayan. Tapos, yun. So far, okay na. Success naman yung repair. So, good news naman. Tapos, nagpa-approve na lang ako ng thermal pad sa kanya nito para ma-stress. Nasa na naman magpas sa stress test, hindi masunog. Yeah, so, yan na nung, ano, repairing process. Minsan success, minsan hindi. So, sana maging tagumpay para masaya. Okay, so waiting na lang for stress test. Show ko sa inyo later. Puro stress test nitong GPU na to. Okay? So, wait for a while. So, ayan, burning test mo siya. Baya, ano, by Chimay. Tapos, ano, ayan, mid-back place, so bagong palit yung thermal pad saka thermal paste. Ayan, so running siya ng, ayan yung kanyang ano, kanyang ayan, temperature, saka yung kanyang clock, graphic clock, memory clock. So, 3 PS naman po siya. Ayan yung kanyang ano, EPS. So, 2 digits, 3 digits may EPS eh. Lakas naman eh. Ito yung benchmarking. So, ano yan? 14 laps. 26 laps. So, 15 na. Waiting na lang natin matapos. Wala lang tong light. Yan. Kasi may DIY yung ano dito, hindi ko alam kung ano yung DIY, katama DIY. Pinalitan kasi yung cabling eh. Baka nasira na yung lights ito. Hindi DIY nung nag-repair. May screw pa yung wala. Tapos may screw pa, may nakalagay pang screw. Nagtanggal namin.
Antayin na lang natin matapos. So yung temperature niya, ayan. So wattage and power draw 150. Although 150, ayan. So 30, ayan yung kanyang mga powers. So naka-altab kasi tayo. Balik natin sa formal. So matatapos na 26 laps. Okay, finish. So yan ang ating score. Ayan. 3 PS yung kanyang nilabas. 3 PS using ano, 1080p. Pansin nyo, 1080p. So okay naman. Ayan. Ayan, so may problem lang. Talagang ano, may tama na rin yung chip pa yun, namala. So 1080p. Nag-ano siya. Dad! Re-restart. Daddy? Restart. Yan. So, hindi na niya kaya ang loading. So, na-damage yung pagkasunog. So, so sad. Daddy? So, pag tinano lang, yan, restart siya. Daddy? Pag ano, hindi kaya. Daddy po, po. Oh, minto. Oh, wala na. Daddy po. So, yan, low signal na tayo. Nangyari? Daddy? Daddy? Ayun. So, yun, pagka ano, Daddy. High loads, hindi rin talaga sir Daddy. Kaya ng ano. Daddy? Huwag malikot, Tatina. Likot. Ayan. So, pag high loads, hindi talaga siya kaya. Ganang may tama na siguro yung ano, chip. Yung pagkasunog kasi. Butas kasi yung PCB. Masyado siyang nasunog. So, sayang itong ano natin, repair. Pero nalagyan na natin yung pyesa. Ngayon, ganun pa rin siya. Hindi niya rin talaga kaya yung high loads. So, nagkakaroon tayo ng issue. So, yun lang yung nakakalungkot. Wala tayong magagawa. Ayan. So, nadaan kasi siya sa maling repairing process eh. Masunugan ng ano, CB. Kaya so sad. So, pag ano, pag low ano siya, halimbawa, pag 1080p, nagkakaroon siya ng issue. Kapag tano lang siya, 720p, good siya. Kaya lang mababa lang yung power draw nga lang niya. Nasa 120 lang. Pero pag ang umabot yung power draw natin ay 300 plus, so board power draw, nag-ano na siya. Ulo ko. So sad. Ayun, may issue. Not success. Kasi may issue. Ayan, nag-close. Napansin nyo, nag-close. Okay. Mga dito na lang. Ito ang ating update sa video card repair. So, line number. Ayan, ang line number natin, 1376. So, ano pa naman ito? Marami pa naman yung pa-repair niya. Ayan. So, haba pa naman ang pila ng repair natin. Ayan, so, not success po yung repair natin. So, dami pa naman natin ginawa. Ano to eh, ang hirap pa naman i-repair, tapos ano, dinrill ko pa siya, etc., tapos para ma-revive. Kaya lang, yun nga, hindi kaya sa full 300 watts stress test ng GPU, nagko-collapse siya. Hindi niya kaya yung, ano, so may possible, yung, matindi kasi yung pagkakasunog kasi nabutas yung board eh. Ito yung mahirap sa mga ganitong version, mga 3090, 3080, kapag yung PCB niya minsan nabutasan. Masyado kasi siyang nabutas at nasunog. As in, matagal yung pagkasunog. Tapos, ano pa, pinalitan kasi ng maling pyesa yung dun na sunog eh. Kaya, baka na-damage yung kanyang line ng B-core line. So, yun nakakalungkot. So, wala tayong magagawa dun. So, yan ang ating update. So, ganito na lang. Thank you for watching. Bye-bye. Daddy!